Hello guys, good evening. So for tonight's video, we will be talking about someone who was lost and was now found. How did I get here? Yun ang tanong ng isang binata habang tinitingnan niya or nire-review niya yung kanyang buhay or kung ano yung naging buhay niya. So he was penniless. Naging mahirap siya. Nawalan siya ng tirahan, ng lilimahid, at nagugutom. At kung makikita natin siya, hindi natin makikita sa kanyang sarili na minsan sa kanyang buhay na siya ay nanirahan sa isang maranyang bahay ng kanyang ama. No, na komportable at walang inaalala. Ngunit siya ay lumisan mula sa kanyang tahanan. Pinutol niya yung kanyang magandang relasyon sa kanyang ama. Winaldas niya kung anumang mana yung kanyang nakuha sa mga luho at bisyo. At nauwi siya sa isang kaawa-awang kalagayan. And finally, he came to his senses. And he honestly considered his situation. And there is this deep feeling na ramdaman niya na I need to go back to my father. Kailangan ko nang umuwi. Kaso, nakakaramdam siya ng sobrang kahihiyan sa kanyang sarili sapagkat sa dami ng kanyang pagkakamaling nagawa. No, he wondered kung karapat dapat pa ba siyang tawaging anak ng kanyang ama. Ngunit sa sobrang paghihirap ng kanyang nararamdaman in desperation, he decided to return home. And he will be confessing all of his sins sa kanyang ama. Hihingi siya ng kapatawaran at magmamakaawa na tanggapin siya kahit bilang isang katulong or helper sa mismong tahanan niya. At itong anak na ito, itong binatang anak na to, hindi niya alam kung gaano kalalim at laki ng pagmamahal meron ang kanyang ama para sa kanya. Hindi niya alam na ang ama niya ay naglolong para sa kanya, na siya ay bumalik sa kanilang tahanan. Ito ay nag-aantay at nag-aabang. Nung bumalik yung anak sa kanilang tirahan, kahit napakalayo pa niya mula sa kanilang tahanan, ay natanaw na agad siya ng kanyang ama. At ang kanyang ama ay tumakbo papalapit sa kanya. Siya ay niyakap at hinalikan ng buong pagmamahal. Kahit siya ay nanglilimahid, punit-punit ang damit, no, itong anak na ito ay humingi ng tawad sa lahat ng kanyang pagkakamali sa kanyang ama at sinabi niya, "Ama, hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo." Subalit, or ngunit, instead na magalit yung kanyang ama at siya ay sitahin, kagalitan, lecturan, no, doon sa mga pagkakamaling ginawa niya, siya ay binihisan ng marangyang damit at ipinagkatay siya ng baka, no, para kanilang pagsaluhan. So sana all, no, pinagkakatay ng baka. Na sinabi ng kanyang ama doon sa mga tao sa kanilang tahanan, tayo ay magsalo-salo at maging masaya, or let's be merry. Let us rejoice sapagkat ang aking anak na noon ay namatay, ngayon ay muling nabuhay, na noon ay nawala, ngunit aking natagpuan. He was once lost but now found. So this is the parable that was recorded in the Bible. It is the parable of the prodigal son or yung alibughang anak. At ang kwentong ito, this reveals to us kung gaano kalalim, kalawak ang pagmamahal ng Diyos para sa ating lahat. How infinite it is, how changing it is. Kahit ilang dekada o taon na ang dumaan, hindi ito nagbabago. So kagaya ng pasaway na anak, ang bawat isa sa atin, ako o ikaw na nanonood ng video na to, we will eventually come to the realization that we are lost and we need to be found. And sometimes, makakaramdam tayo ng hiya sa Diyos na minsan may hiya ka ng magdasal sapagkat
sa dami ng pagkakamaling nagawa mo o kasalanan mo sa Diyos, nahihiya ka nang lumapit sa Kanya. Ngunit ang hindi natin alam or na dapat nating malaman na God is longing for every one of us, each and every one of us, to come back to Him. In God's eyes, being lost or to be lost, it actually means that we are dead in our sin. Namatay tayo dahil sa ating pagkakasala. And to find us and to make us alive again, ang ginawa ng Diyos, siya ay nagkatawang tao. He became the man named Jesus Christ who died on the cross for our sins. And because Jesus Christ suffered the judgment of our sins, na dapat atin sana yon, na dapat tayo sana ang nag-shoulder nun. No? At dahil sinagot na tayo ni Jesus Christ, we can now all return to God. If we repent of our sins and believe in Jesus Christ, we will be forgiven. Not only so because God or Christ resurrected from the dead, we are also or we will be made alive by receiving Him. Then, all of us, we will no longer be lost. We will be found. We will no longer be dead. We will be living as children of God, rejoicing together with Him. God is a loving and forgiving God. He is watching and waiting for us to come back to Him. And we can do this right now by praying this simple prayer. Lord Jesus, I am lost. I am dead in my sins. I need to be found. Thank you for coming to die for me on the cross. Thank you for resurrecting from the dead. I receive you right now. Come into me. Cleanse me and make me alive. Thank you, Lord Jesus. Amen. So, I hope each and every one of us will find our way back to God. And we will start to believe again in Jesus Christ. Repent of our sins so we are no longer lost and we will be found. Stay blessed and stay safe. Have a good night.